Yan, so good day mga boss. Ayan, welcome sa ating panibagong video. Today, naisipan ko lang mag-vlog or i-video itong ginawa kong incubator. I-share ko sa inyo yung ginawa kong incubator. Sa mga nakakaalam, nakakapanood sa dati kong mga video, maliit lang yung incubator natin. So, pinagawa lang natin yun. Tapos, halos 3 years ko yata na pakinabangan yun. So, 56 ano lang yun, setter. Tapos, 50 hatcher. Ngayon, medyo kinukulang yung incubator natin dahil nakakaipon tayo ng 60 pataas na itlog. At medyo kailangan na nating i-upgrade yung mga equipment ng incubator. So tulad ng thermostat, yung heating element niya, basta yung all-in-all function ng incubator. Kasi minsan nag-o-off yung yung sino timer nung dati nating incubator. Yung sino timer guys, yan yung timer na nagpapaikot sa itlog, left and right. So biglang nag-o-off. So yun nga, isa pa yung dahilan. Tapos yung capacity, kulang na para sa mga itlog natin. Halos ilang linggo or umabot din yata ng months dahil from November to January, nanonood ako ng mga nagbablog dito sa YouTube, mga design sa internet, tapos yung mga gumagawa din sa YouTube, sa Facebook, mga posts, mga equipment na kailangan. Kung naisipan natin gumawa nung una, medyo kinakabahan ako kasi yung mga nakikita ko parang komplikado gawin, tapos syempre sanay na sila. Sigurado nag-ano rin sila, nag-trial and error. Gumawa muna sila ng kanilang, sabi nating prototype, tapos in-improve nila sa kanila ginamit. Thankfully, sa Shopee at saka sa YouTube, may mga nagtuturo. Tapos sa Shopee naman, may nagbebenta ng mga accessories or equipments, mga equipments ng incubator. So naglakas loob tayo. Ayan, canvas tayo ng mga materials na gagamitin. Canvas tayo kung magkano yung ready-made na nabibili na lang natin. So yung mga presyo medyo hindi natin kaya. So wala pa tayong ganun. Although may ipon tayo, pero syempre kailangan may matira. Handa tayo sa mga pangpatuka natin, panggamot ng mga manok natin, tsaka yung sa breeding natin. So mas pinili ko kasi alam ko mas makakatipid talaga kung sariling gawa. So eto na guys, last 2 weeks ayan, naglakas loob ako na gumawa. So sabi ko bahala na, kaya ko to. So yun lang lagi iniisip ko, kaya ko to. Tapos yung mga kilos natin, yung iniisip natin sa sarili natin na kahit magkamali tayo ay okay lang, kasi hindi naman as in okay lang. So kung magkamali man tayo ay tatanggapin natin, dahil doon naman talaga natututo, doon talaga nag-iimprove, doon tayo gumagawa ng paraan kung paano itatama yung natin, yung gawa natin. So yun, eto lalagyan ko ng mga unang clips nung nagtatabas pa lang tayo ng ng melamine marine board natin.
So, ayan, i-tour ko na kayo dito sa ating incubator. So, ayan guys, una, ang ginamit natin is yung melamine marine plywood na 18mm. So, yan, 18mm or 3/4. Ang gusto ko sana white sa labas, white sa loob. Kaso that time nung bumili tayo, ang available lang daw ay yung ganito. Ganito yung kulay, tapos white yung loob. So yan guys, white yung loob. Ayan. So dito muna tayo. Ang ginamit ko na thermostat is STC 1000. Ayan. Ayan, bali temperature control lang talaga siya. Wala siyang humidity control. Ayan. Bali itong mga to, STC 1000, itong dalawang switch na to, itong dalawang toggle switch. Bali set 'yan na binili natin kasama yung electric fan, kasama itong Sino timer, kasama itong terminal block. Ayan, set yan. Ayan, bale, kasama na rin tong 54 setter na 4 pieces. Bale, 54 times 4, 108 times 2. Bale, 216 setter. Ayan guys, kasama yan. Ito, kasama na din. Tapos yung 8-inch yata to. 8-inch o tatama 8-inch fan. Tapos ayan guys, yung ating heating element ay coil na rin. Coil na rin yung heating element natin. Tapos chain. Chain na yung nagpapa left and right sa kanya. And guys, ito bali gawa talaga natin. So ang sarap sa feeling na nakagawa tayo ng ganito. Masasabi ko commercial ano na rin to. Commercial type incubator na rin. Dahil halos yun talaga yung ginaya ko na incubator sa mga nagbebenta commercially. Ayan. So yung salamin nilakihan ko kasi gusto ko mas kita ko yung loob. Ayan, malaki. Bale 9.5 inch yung lapad niya. Ayan. So, ito yung wiring. So, kinulang ako ng ano guys, ng pang-cover dito. Pero yung isang plywood sakto dito sa lahat na to. Ayan, saktong-sakto. So, ayan, kulang pa ng cover. Ayan yung wiring natin. Dito, kulang pa rin ng ganitong aluminum na angle bar sa gilid. Pero priority ko muna ay magamit ko muna ngayon. So yan. Yun naman, protection lang para pag napatama yung kanto, hindi masira. Tapos pag natalsikan ng tubig, hindi rin madaling ano, masira. Although marin naman to, so matibay pa rin to sa tubig. So eto guys, i-on natin sya. Ayan, i-on natin yung ating incubator. So, eto guys, wala pang label. Eto main switch. Eto bakante pa. Para to sa ilaw. So, wala pa tong ilaw sa loob. Para makita natin yung itlog pag gabi. Ayan. So, eto main switch. Ayan. Temperature ngayon, 32.2. So, ang nakaset ko dito is 37.7. Ayan, mamamatay siya ng 37.7. Tapos mag-o-on siya ng parang 36 point something, 36.9 ata. Ayan. So itong pulang ilaw, kinonekta ko. Ibig sabihin, nag-heating siya. Ayan, on yung heater niya. Ayan. So pag naabot niya yung 37.5, 37.7, mamamatay siya. Ang observation ko dito, sobrang sensitive nung kanyang probe. So dito ako nagbase.
Ayan, dito ako nagbase. Mabilis kasi siya bumaba. Yung reading niya dito, pagka nag-off na to, mabilis siya bumaba. Pero dito naman, halos stable pa. Diyan sa isa nating thermometer, halos stable pa. So ang ginawa ko, halos nasa 36.8 or 0.9 yata siya bago mag-on. Para ano lang, nagbabalance lang silang dalawa. So ito, naka-stable lang to lagi sa 37.5 to 37.8. So dun lang siya. Ayan. So dito naman tayo guys sa toggle switch. So lagay ko muna sa gitna. Yung ginamit kong pakapitan ng toggle switch is acrylic na black. So yan. Tapos kinat ko na lang to para madali. Tapos tinornilyo ko na lang. So etong left side na to guys ay para sa automatic and manual. So yung automatic nya is sa baba. Ayan. So automatic na siya, every 2 hours magle left and right siya. So ngayon naka right siya. Ayan. So kung gusto natin na manual, ayan. Ayan. Mali yung ano, bale ito pa right. Ito naman pa left. So makikita nyo iilaw to. Pag umilaw tong green, ibig sabihin turning. Nagte-turn. Ayan. So yeah. So yan guys, pag na-hit na niya yung limit switch sa likod. Ayan. So automatic titigil siya. Ayan. Then mamamatay na yung ilaw dito. Ayan. So ayan siya. Ayan. Kung gusto nating igitna, so yan, naka-manual. Antayin natin mag flip hanggang gitna or mag-tilt hanggang gitna para makuha natin yung mga egg tray. Ayan. Para makuha natin yung mga egg tray. Eto naman guys, dalawang ilaw na to. Ano na lang yan? Arte ko na lang yan. Ayan. Bali, arte ko na lang yan. Dinagdag ko na lang. Finigure out ko na lang kung saan yung sa ikakabit yung wiring nila para pag nag-heating, nabubuhay yung red. Pag naman turning, nabubuhay yung green. So, kayo na bahala kung ano, para sa mga gusto gumawa. Bali guys, sa next sa gawa natin ng incubator, i-video na natin yung process step by step. Ayan. So, heating pa rin siya. Pag naabot niya yung 37.7, mamamatay na siya. So yun guys, 37.8 pala. Ayan, 37.8 mag-off. So kita naman dito. So kahit hindi ko lapitan yung incubator, kaya ako nilagyan ito para hindi, kahit hindi ko lapitan yung incubator or pag wala ako, itatanong ko lang sa kanila kung nag-on ba yung green at saka red. So alam kong gumagana yung egg turner tsaka yung heating natin. Ayan. So tsaka nga pala dito guys, eto mga arte na lang to. Mga parang ano, hindi naman necessary pero mas tinry ko lang para sa first kong gawa, tinry ko lahat ng gusto kong itry. Ito yung basta ang tawag dito, male and female, hindi ko lang alam pinakang tawag sa ganito. Ayan. So yung parang sa likod ng computer, sa mga CPU, yun yung ginamit ko para pag ibabiyahe, tanggal yung wire. Ayan, so wala siyang nakalawit-lawit or wala kang tinatali-tali na wire pag ibabiyahe. Ayan. Tapos dito naglagay ako ng air hole. Ayan.
parang pinakang intake siya kasi palikod yung ano ng electric fan natin. Palikod yung buga. Ayan, dalawa 'yan. Ayan. So acrylic. Ito rin yung ginamit ko dun sa toggle switch. I-adjust ko lang 'yan kung yung humidity sobra-sobra or kulang. Ayan, pag sobra, buksan natin. Pag kulang, ayan. Sara. Sara. So tinornilyo ko lang din 'yan. Ayan. Tapos yung handle natin, brass. Ayan. Brass yung handle natin. So marami ako natipid dito, guys. Tulad nitong handle tsaka itong mga tornilyo na ginamit ko dito. Dahil marami sa bahay. Ayan. Marami sa bahay tornilyo. Then itong mga blind rivet. Ayan. So yun. Almost 95%. Yung hot chair ko, combination kasi to, guys. Yung hot chair ko, ang gagamitin ko na lang is mga plastic basket. Hindi na yung aluminum. So ayun lang talaga, parang hiniready ko lang siya na pwede na talagang gamitin. Yung hot chair ko basket na lang, para kahit ilang basket, kung ilang bloodline yun, so kasya pa din. Kasi pagka yung aluminum, ilan lang yung partition na magagawa. Tapos pagka yung bloodline mo madami, medyo madami, hiwa-hiwalay. So minsan mag-ano ka pa ng partition, magdadagdag ka ng partition na ano lang. So ginawa ko na lang plastic basket na lang dito. Pwede ring tanggalin yung mga tray, tapos dun ilalagay yung ano, yung basket. Ayan. Yung electric fan ito malakas. Usan natin. Ayan. Malakas. Bali, ang buga niya palikod. Ayan yung ating heating element. Coil na siya, hindi na bumbilya, guys. Ganito kasi yung ginagamit ng mga gumagawa ng incubator ngayon. So, tinry natin. Wala namang masama mag-try kasi yun yung makabago eh. Yun yung latest. So, mukhang okay naman talaga siya. Bali, 200 watts na coil yan. Okay naman siya. Ayan. Tapos, may ceramic holder lang dun. Tapos, yung mga corner, nilagyan ko ng sealant. Para in case may tumulong tubig, hindi siya papasok dun sa mga corner. Ayan, yung mga corner. Tsaka isa pa, para walang singaw. Walang lalagpasan yung ano. So yan, yan lang. Kunin natin yung tray. Ayan, pasok ulit pag may itlog na. Tapos ayan, ano natin. Di ko na sinukat kung 45 degrees ba yung tilt niya. Pero ano, tinantya ko na lang. Nasa ganyan yung yan, nasa ganyan yung gusto kong pagka-tilt niya. So yun lang, guys. Ayan, sana nagustuhan nyo yung ating video. At kung may tanong kayo, comment lang kayo dyan sa baba. At kung bago ka sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. Ayan, comment lang kayo, guys, kung anong gusto nyo malaman dyan sa baba. Ayan, sa gusto magpagawa na nakakapanood itong vlog na to, at nagtitiwala sa akin na ako yung gagawa ng incubator nila, PM nyo lang po ako or mag-comment lang kayo dyan, para mabigay ko sa inyo yung price. Preferably, guys, ganitong capacity lang din muna.
216 setter. So kasi alam ko na yung talagang all in price na magagastos tsaka yung dimension ng box. So ganitong capacity or mas maliit, pero kaya din natin kahit mas malaki, kaya naman natin. So PM nyo lang ako, guys. Ayan. Maraming salamat at see you next video.